Kumusta? Ako si Glen, founder ng SearchWorks.ph, ang pinaka-respetadong SEO agency sa buong Pilipinas. At ngayon, pag-uusapan natin ang napakahalagang topic na How Search Engines Work. Manood kayo! Sa aking completely unscientific at totally amateur na estimate, meron mga 10,000 na SEO specialists dito sa Pilipinas. Wala akong ginawang kahit anong survey para malaman ito, pero sa 12 years or so ko na dito sa industry, tingin ko meron na akong magandang idea kung gaano karaming tao sa bawat kumpanya sa Pilipinas ang mayroong trabaho na may kinalaman sa pag-i-improve ng rankings ng isang website sa Google at iba pang search engines. Ito ang nakakatawang na-realize ko bandang huli. Dahil dati, SEO manager ako at ngayon CEO na ako ng isang kumpanya. Napakaraming mga taong tumatawag sa sarili nila ng mga SEO specialist, SEO expert, SEO manager na hindi naman nakakaintindi kung paano at the most fundamental level nag-work ang mga search engines. Medyo katawa-tawa to para sa akin dahil paano mong i-claim na kaya mo mag-optimize ng website para mag-rank sa Google na mataas kung hindi mo naman naiintindihan kung paano nag-work yung Google in the first place. Para kang isang mekaniko na nagsasabing kaya mong umayos ng isang sasakyan na hindi mo naman talaga naiintindihan paano nag-work yung science behind sa isang internal combustion engine. Medyo hindi talaga okay yung mga ganyang senaryo. Kaya nga sa dinami-dami na ng in-interview ko na nag-a-apply ng SEO specialist at SEO manager, ang isa sa mga una kong tinatanong sa kanila how does Google work? How does Google produce its rankings? And hulaan nyo, ilan na yung mga nakasagot sa akin ng tama? Wala pa sa mabibilang ng iisang kamay. Ibig sabihin, marami sa atin nabubuhay sa kasinungalingan na kaya nating magparank ng website na hindi naman talaga natin nauunawaan kung paano nangyayari ito. So ngayon, sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo lahat paano nagwo-work ang search engines. At nang sa susunod na mag-interview ang kliyente o isang prospective na employer sa inyo, mas tumaas ang chances na kayo ay ma-hire nila. Let's go! Maraming ng advances na nangyari sa mga search engines ngayong huling 25 years. Pero sa fundamental level, iisa pa rin ang paraan kung paano nag-work yan. Whether yan yung Alta Vista ng panahon ng dinosaurs, MSN, Yahoo, Google o Bing. Ang way kung paano nila kinakalap ang mga websites na pinifeature nila sa search results nila at kung paano nila rinarank yung mga yan, more or less the same lang pagkalipas ng mahigit 20 dekada. Mula noon hanggang ngayon, 5 steps lang din ang sinusunod ng lahat ng search engines kung paano sila nag-deliver ng mga resulta sa mga tao. At ito ay number 1, bot release. Number 2, bot replication. Number 3, caching. Number 4, algorithm application. At number 5, results delivery. Tunghayan natin ng isa't isa at nang maintindihan nyo ng mas maigi ang bawat step sa 5-step process na to. Step 1, bot release. Ito ang part sa proseso ng mga search engine kung saan nagpapakawala sila ng maliliit na program na tinatawag na bot sa internet. Minsan tinatawag din tong mga bot na to na spiders dahil nga ang internet ay tinaguri ang World Wide Web, kaya naman ang maliliit na programs na lumalakad sa kanya ay spiders kung tawagin. Medyo simple lang. Ngayon, anong ginagawa nitong mga bot na to? Ang mga bot na to ay pinadadala sa mga websites sa index ng Google kung saan binabasa nila ang mga websites from a code level. Very important to know that, na sa code level nila binabasa. Ibig sabihin, ang pagtingin sa isang webpage ng isang bot ay hindi pareho sa pagtingin ng isang tao katulad ko o katulad mo. Bakit? Dahil tayo mga tao, ang nakikita natin ay yung kung ano man ang nakarender sa browser. Maaring mga text yan, images yan, videos yan, o kung ano-ano pa, pero lahat sila ay mga visual elements. Ang mga bots ay binabasa o ina-experience ang mga webpage from a code level. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na nakikita mo pag ikaw ay nag-hover ng mouse sa isang empty na part ng page at nag-right-click ka, and then view mo yung page source. Makikita mo dyan yung HTML, yung JavaScript, yung Flash ng isang website, at yun yung mga components na nagsasabi sa mga browser kung ano yung dapat i-display nila. Ngayon,
pag ang bot pumunta sa isang webpage at binasa niya yung webpage, isa sa mga una niyang hahanapin dyan ay mga hyperlinks. Maaring yung hyperlink ay papunta sa internal pages, maaari rin naman silang palabas ng website papunta sa ibang pang website. Pero ang pinakamahalaga na kailangan mong matutunan sa part na yan kung saan nahahanap niya yung mga hyperlinks ay ito ang pinagsisimulan ng step 2. Ang step 2 ay tinatawag na bot replication. Dahil kung nakapunta ang isang bot sa isang page na may 10 hyperlinks, maaring paloob, maaring palabas ng website, ang gagawin ng bot niya ay magre-replicate ng naaayon sa kung ilan yung links na mahahanap niya sa page na yon. So in this case, meron 10 links. Ibig sabihin, itong si bot ni Google mula sa homepage nakahanap ng 10 links. Gagawa pa yon ng 10 kopya niya at yung 10 kopya niya ng mga bots na yon, papasok yun sa hyperlinks para mag-crossover papunta dun sa page kung saan nakatuo yung link. Ngayon, pag nahanap niya yung page, on the other side of that link, guess what it will do? It will do the exact same thing as its parent did. Parent meaning yung initial na bot na pinag-replicatean niya. Ibig sabihin, isa na naman siyang bot na pumasok sa isa na namang webpage at mag-i-scan na naman yung code, babasahin na naman niya yung code na yan. Hahanapin niya ulit yung hyperlinks doon until mag-replicate na naman siya at sundan niya yung mga links na yon para makita rin yung mga pages na nililinkan pa nung second page na yon. And then, this will continue ad infinitum until Google has indexed a pretty big part of the web. Ganyan na di-discover ni Google yung mga pages all over the internet dahil tumatawid siya from one link to another. So that's step 1, bot release, very interrelated with step 2, which is bot replication, kung saan pina-follow niya yung mga links na yun para madiscover pa yung mga ibang pages sa internet. Ngayon, pagkatapos basahin ng bot ang code mo at mag-replicate, hindi naman binasa lang nung bot yung page mo para lang maghanap ng links. Bagkus, iniintindi talaga niya kung ano yung nakasulat sa HTML, JavaScript, at kung ano-ano pang elemento ng iyong code. Bakit? Para malaman niya kung ano talaga yung paksa na pinag-uusapan doon. Para mas maunawaan niya kung paano irarank yung website mo pag may nag-search ng anything na related sa kanya. So, ano ang next step? Next step is number 3, which is caching. In layman's terms, ang caching ay ang proseso kung saan sinesave ng Google yung mga web pages na binasa niya. Sinesave niya sa sarili niyang servers. Ibig sabihin, kung ano man yung itsura ng website mo ngayon, kung na-crawl yan ng Google, magsesave siya ng equivalent pages dun sa sarili niyang database, sa sarili niyang servers. Bakit? Para sa mas mabilis na results delivery later on. Dahil, pag nag-search ang isang tao sa Google, kung mapapansin nyo, within a split second, lalabas lahat yung mga resulta. Kung nag-search ka ngayon ng men's shoes, ibig sabihin, in less than 1 second, pagka-pindot mo ng enter, papakitaan ka na ng daan-daan o libo-libong resulta ng Google tungkol sa men's shoes. Paano niya nagagawa ng sobrang bilis yun? Hindi dahil tumatakbo yung mga bots niya sa buong internet pagka-pindot mo ng enter. Dahil kung yun ang nangyayari talaga, magiging napakatagal na proseso ng pagbuo ng search results. Ang nangyayari talaga ay sinesearch mo yung index o yung database ng Google na mga web pages na nasave na niya dati pa. Di ba nga, binasa niya yung mga pages from a code level before at pagkatapos, sinave niya sa sarili niyang servers. Ibig sabihin, ngayong nakakache na itong mga web pages na to sa Google, madali na lang silang hanapin at ipakita sa'yo pag ikaw ay nag-search sa Google. So guys, kung nagtataka kayo dati, lalo na yung mga medyo bago pa sa SEO, kung nagpalit kayo ng title tags, meta descriptions, and other page elements, at bakit hindi instant yung pagbabago dun sa mga search results ninyo, yun yung dahilan. Dahil hihintayin mo muna ulit na si Google ay mag-crawl ulit ng website mo para ma-save niya yung pinaka-latest version kung saan nangyari yung mga changes na ginawa mo. Okay, so na-crawl na ng search engine yung iyong website, natuklasan na niya yung mga hyperlinks, natuklasan na niya yung mga ibang web pages sa website mo, at na-save na niya yung mga web pages mo at gumawa na ng copy sa kanyang mga servers. At ano na ngayon ang susunod na part ng proseso? Ang susunod na part ng proseso ay ang number 4 at pinakapaborito ng maraming SEO, which is algorithm application. Ito yung part kung saan ini-scan ng Google at ina-assess niya ang relevance ng webpage mo according to more than 200 ranking signals.
Ibig sabihin, dito na tinitimbang kung gaano ka-relevant ang iyong webpage at website sa mga queries na may kinalaman sa content niya. Ngayon, karamihan sa mga ranking signals ng Google ay kanyang sinisikreto. Bakit? Dahil nga baka abusuhin ng mga tao kung alam nila to. Pero, once in a while, sasabihin naman ni Google kung ano yung mga ibang ranking signals na yan. And once in a while, meron mga SEO na magra-run ng mga test para mapatunayan kung ang isang element sa isang website ay ranking signal o hindi. So, yung mga medyo alam na natin would be things like site speed, yung pagka-optimize ng title tags, yung haba ng content, yung dami ng mga links na pumupunta sa website natin, yung dami ng mga links na nakaturo sa website natin, kung quality pa yung mga website na naglilink sa atin. So yung mga bagay na yan, lahat yan nag-a-add ng maliliit na mga puntos o mga score sa mga web pages natin. And naturalmente, yung pinaka-qualified, yung pinaka-deserving, at pinaka-maganda ang quality score ng mga web pages, yun ang i-feature ng Google sa taas niya. Dahil sa past video nga natin, natuklasan na natin na ang Google ay isa rin negosyo. At ang negosyo niya ay nakarely sa kanyang abilidad na mag-serve sa mga users ng pinakamaganda, pinakaswak, at pinakatugmang search results sa kung ano man ang hinahanap ng user na yun. At yun naman ay magdadala sa atin sa last part ng process kung paano nag-work yung search engines, which is results delivery. Basically, ito lang naman yung part kung saan pinapakita na ng mga search engines sa mga users kung ano yung tingin nilang pinaka-relevant na mga results sa mga queries nila. At yan po ang ating 5-step process kung paano nag-work yung mga search engines. Yung mga medyo matagal na sa inyo sa SEO, siguro medyo nare-realize kung saan pumapasok yung mga techniques na alam nyo. For example, yung bot release, tsaka bot replication, malaki ang kinalaman sa mga bagay katulad ng robots.txt optimization, SML sitemap optimization, meta robots tag placement, internal linking, at iba pa. Yun namang algorithm application, malaki ang kinalaman sa discarte natin sa content strategy, sa pag-a-apply natin ng on-page SEO techniques natin, sa ating link building strategy, sa pag-a-apply ng fixes sa ating mga site speed, at iba pa. So, makikita mo na kung naiintindihan mo talaga kung paano nag-work yung search engine, alam mo kung saan ipapasok yung mga maliliit na techniques na alam mo para mapabuti yung overall na lagay ng website. Sabi nga ng Google sa marami niyang statements, it looks at websites in a holistic manner, meaning yung overall na ganda ng website combined with the overall value of each web page in a website with respect to the target keywords that they represent, yun yung mga pinakamahalagang determinant nila kung paano magra-rank ang isang website sa search. Muli po, ito si Glen ng SearchWorks.ph. Nagpapaalam sa inyo, good luck sa inyong SEO, at pag may time, paki-like, at subscribe naman dito sa ating mga videos at pages. Bye-bye!